Ignatius. Russia inatake ang Children's Hospital sa Ukraine. Marami ang nasawi, sugatan at bumagsak na mga struktura. Sa patuloy at di matapos-tapos na digmaan ng Russia at Ukraine, bakit nagpakawala ng matinding airstrike ang Russia sa Ukraine? At sa hospital pa ng mga kabataan ito ginawa? Ilan na ang mga nasawi at nasugatan sa pambubomba? At mangingis ng Pinoy nawawala sa West Philippine Sea matapos banggain ng barko ng China? Ang iba pang detalye, yan ang ating aalamin. Mahigit sa 40 ang nasawi sa panibagong airstrikes ng Russia sa Ukraine. Kabilang sa mga napuruhan ay isang children's hospital. Kitang-kita sa video ang pagbagsak ng isang missile sa Kiev, Ukraine mula sa Russia. Direktang tinamaan ang isang ospital para sa mga kabataan. Ayon sa mga official, 22 na ang nasawi sa Kiev pa lang. Ang ilan sa mga nasawi dito ay ang mga bata at mahigit sa 80 ang sugatan. Tulong-tulong ang mga tao sa pagtatanggal ng debris para maghanap ng mga posibilidad na naipit at natabunan sa pag-uho. Tinamahan din ng missile ang iba pang bahagi ng Ukraine. Sabi naman, ang Russian Defense Ministry, ang mga defense at aviation base ng Ukraine ang target nila. At hindi daw ang mga civilian o hospital ng mga bata. Ganoon pa man. Kinondena ito ni ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pag-atake ng Russia at sinabing gaganti ang Ukraine. At nang mabalitaan ito ng iba pang mga bansa, nagtakda agad ng pagpupulong ang United Nations Security Council nitong July 9. Dahil tila walang awa ang ginawang pag-atake ng Russia sa main children's hospital sa Ukraine, kung saan mahigit sa 40 na sibilyan ang nasawi. Kinondena din ito ni UN Secretary General Antonio Guterres ang Russian strike. Hiniling ang UN Security Council ng mga bansang Britain, France, Ecuador, Slovenia at Estados Unidos. Kamakailan, para matuldukan na sana ang digmaang ito, may mga kasunduan ng tigil putukan na nagawa sa mga nakaraang taon. Ngunit madalas itong nasisira dahil sa hindi pagkakasundo sa mga kondisyon ng magkabilang panig. Ganun pa man, habang tumatagal ang kanilang awayan, patuloy rin sa pagdagdag sa pagkasawi ng mga sibilyang walang kinalaman at kalaban-laban. Nawawala ang isang Pilipino mangingisda matapos ma-hit and run umano ng Chinese vessel ang sinasakyan niyang bangka malapit sa Pahod de Masinloc. Nawawala ang isang mangingisdang Pilipino matapos banggain ang sinasakyan niyang bangka ng isang barkong galing umano sa China. Nawawala ang isang mangingisdang Pilipino matapos banggain ang sinasakyan nitong bangka ng isang barkong galing umano sa China. Sa insidenteng ito, nagbabala ang National Task Force on the West Philippine Sea sa mga fake news at disinformation na ipinapakalat ng China. Sa pagbangga ng barko ng China, halos nasira na ang bangka ng Pinoy at ito na lang ang natira sa fishing boat. Matapos banggain at iwan ng isang commercial ship. Sa impormasyong nakuha ni Senator Francis Tolentino, mula umano sa China ang barkong bumangga sa bangka. Isang dambuhalang barko ng China, pangalan ay Yang Fu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea. Lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda. Hindi niya sinaklolohan din yung ating mangingisda. Tumakas na siya dire-diretso. So, identified naman siya. Malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi Coast Guard nila, hindi militia. Sa impormasyon naman ng Philippine Coast Guard, nangyari ang pagkawala ng mangingisda nitong July 3, 2024. Mahigit 60 nautical miles lamang ito mula sa Sampaloc Point sa Subic, Zambales. Bago pa mangyari ang insidente ng mangingisda noon gamit ang kanilang bangka, ang magkapatid na sina Robert at Jose. Nawawala si Jose habang nakaligtas naman si Robert na 3 kumapit sa kanlang payaw o yung palutang na pangakit ng isda bago siya na-rescue ng isa pang bangka. Pinaghahanap pa rin ngayon ang nawawala ang mangingisda. Sa gitna nito, pumalag naman ang Philippine Navy sa ulat ng Global Times and state-owned newspaper ng China na dapat na daw alisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na dahilan umano ng pagkasira ng kalikasan doon. Sabi nang naman ng Navy natin, kasaysayan na rin daw ang makapagsasabi na ang China ang sumisira sa kalikasan sa West Philippine Sea. Ang National Task Force in the West Philippine sinabing walang katotohanan at panglilihis lang ang sinasabing findings umano
ng mga Chinese expert. Sabi ng Assistant Director General Jonathan Malaya, ang China nga raw ang sumisira sa Ayungin Shoal, ganoon din sa mga pagkasira ng maritime environment na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Sa katunayan, sa Decision of Permanent Courts of Arbitration ng 2016, sinabing pinalala ng China ang dispute sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatayo ng artificial island sa Mischief Reef. Sa mga matinding pagmamaliit at aksyon ng China sa mga mangingisdang sa ganitong pangyayari, ng Amerika naman diniretso na ang China sa pag-uusap sa telepono ng U.S. Department State Deputy Secretary at ng Executive Vice Foreign Minister ng China. Nababahala na ang Amerika sa marahas na hakbang ng China sa Ayungin Shoal at iginiit pa ng Amerika sa China na matibay ang commitment nito sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sumagot naman ang China, dapat na umanong itigil ng Amerika ang ginagawa nitong pagsuporta sa umano'y pag-uudyok ng Pilipinas. Samantala, nagalit si Russian Vladimir Putin sa ginawa ng Amerika sa pag-deploy ng missile sa Pilipinas at Denmark. Dahil daw sa ginawang ito ng Amerika, posibleng tumindi ang banta ng nuclear war sa mga bansang nagpaparami ng nuclear bomb. Plano na daw ng Moscow, Russia, na gumawa ulit ng mga ipinagbabawal na ballistic missiles. Kahit gaano pa ito karami, malakas ang loob ng Russia na gawin ang pagpaparami ng ballistic missile dahil Amerika naman daw ang nanguna at nag-deploy pang-araw dito sa Pilipinas at sa Denmark. Ang tinutukoy na missile ni Putin ay ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System na pinadala ng US Army sa Luzon noong Abril para sa Salaknib exercise ng Philippine and US Army. Ayon kay Putin, hindi siya sigurado kung nasa Pilipinas pa o inalis na ang misaila na ito. Pero sa ilalim ng 1987 Intermediate Range Nuclear Forces o INF Treaty, nagkasundo kasi noon ang Amerika at ang dating Soviet Union na ngayon ay Russia, nasirain at huwag nang gumawa ng mga misile na may range ng 500 hanggang 5,500 kilometer. Ginawa ito noon para maiwasan ang banta ng nuclear war. Kaya ganoon na lang ang paninita at himutok ng leader ng Russia dahil may range na mahigit 1,000 kilometer ang Typhoon missile na nasa Pilipinas na violation dapat sa INF Treaty. Yun nga lang, para sa America 2018 pa daw sila nag-withdraw sa kasunduan dahil sa alegasyon din nila na Russia daw ang unang nag-develop ng mga ban na missiles. Bagay na ilang beses na ring pinabulaan ng Moscow, Russia. Samantalang ang Denmark naman ay pumalag sa akusasyon ni President Vladimir Putin. Ayon sa Denmark, wala raw dinideploy na missile ang Amerika sa kanilang bansa. Ayon naman sa panig ng ating AFP o Armed Forces of the Philippines, tumanggi silang kumpirmahin kung wala na o kung nasa Pilipinas pa ang dineploy ng missile ng Amerika. Ang US Embassy naman sinabing Washington DC na raw ang dapat sumagot sa isyung ito. Ang alitan sa pagitan ng Russia at Amerika ay may malalim na ugat na nagmula sa kanilang magkaibang ideolohiya at interes. Ikaw, ano ang masasabi mo sa ginawa ng Russia sa Ukraine at ang barko ng China sa mangingisdang Pilipino? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.